Hello mga kapigi, mga kababoy. Muli po ay tayo pupunta sa ating munting babuyan sa 128 Breeding Farm. At i-update po natin yung ating isang umanak na si Charot. So halina kayo at ating puntahan at samahan mo kami. Halina. Oh, si Charot yan. Hi, hi Charot. Yan. Akala ko si Sarah. Hindi, si Charot yun. Okay, puntahan natin at tingnan natin ang ating si Charot. Oh, wow, ganda ng ating dinadaanan ngayon. Nalinis na ni Madam. Yan. Hello, Charot. Good morning. Dito na kami kay Charot. Yan. Yan. Ito po si Charot, wow, na umanak kahapon. Update po natin. Ngayon, hindi ko nakuna ng video ito kahapon. Dahil ang nagpaanak po ay ito, si... Yan. Yan. At ngayon naman po ay tatanggalan natin ang ngipin. So kahapon ng hapon, ito pong si Charot ay ating ang naturukan ng antibiotics at saka vitamins. So ngayon naman po mga kababoy ay ating aalasan ng ngipin at puputulan ng buntot. So wow, wow, yun na po. Ilan ang babae? Apat ang babae at isang lalaki. Ang mga kababoy, mga kasama sa industriya, so ito po ay upuan. Wow! So may pag-asa po tayo na makalahi dito sa anak ni Charot. Yan. So, upuan po ito, mga public na ito ang tawag. Tanggal po ito. Atin na pong tinanggalan ng ngipin kapag kahapon pa ito inianak. So yung ating si Charot medyo parang hindi na magpadede ng tuloy-tuloy o ng masarap dahil yung ngipin ng mga piglets tumatalab na doon sa nipple niya. So, lalaki daw rin. So medyo umaaray na si Charot. Ating tatanggalan ng ngipin. Anong date ngayon? Yung October 13. So, October 13, 14, 15, 16. Sa October 16 po, mga kacharot, apply tayo ng vitamin, so iron dextran, yun, para sa makatanggap sila ng vitamina na makaiwan.
iwas doon sa ano, sakit na ano niya. Mali si Charot? Hindi pa ka si Charot. Kaya nung pula ng tubig. Mamaya pagbibigyan ng tubig. So, kaunti lang bibigay pa sa kanya. Kaya siya ay bago. Anak. Baboy. Ayan. Mamamalam na ako, magluluto ko ng almusal. Ah, magluluto ng almusal. Anong almusal ang ating ang lulutuin mo ngayon? Siyempre, yung paborito mo. Ano gayon? Ilagang kamote. Wow! Ayan, ilagang kamote. So, sige, ingat sa paglakad, sa punta sa kusina. Marami diyang basura sa bye-bye daanan. Okay. Una na ako sa'yo. Ah, sige. Bye, Charot. Yan po. Okay na po si Madam. At magluluto naman ng aming almusal. Okay. So, natapos na itong tanggalan ng ngipin, natapos ng tanggalan ng buntot. So, hindi na mahihirapan o hindi na masasaktan si Charot sa pagpapadede at wala na siyang mararamdaman na sakit. Ay, nagkaroon pala ako ng ano. Buti hindi sa matatamama yung putol na ngipin. Delikado. So, mga kababoy, yan. So, mali po natin itong ipoprogram o may tawag po. Sandali lang po, mga kacharot. Konsihal do. Hello, konsihal. Hello. Ah, magandang umaga naman. Ah, oh, pero pwede na. Ah, asya sige. At no, okay. Mamaya lang pupunta ako. Okay, sige. So, mga kapigi, meron pong tawag sa atin this morning na magpapa-EI o magpapasumpit. So, kaya medyo magdadali-dali tayo rito at magpapakain ng baboy. Pagkatapos ay tayo ay magsiservice na uli kasi ngayon marami na uling tawag na nangangailangan sa ating servisyong totoo sa ating mga kaibigang magbababoy dito sa backyard. So more po dito sa aming lugar ay backyard, wala po dito malalaking babuyan tulad sa ibang lugar. So dito po kapag meron kang 10 inahin, masaya ka na o higit pa sa 10, kilala na. So yun po, kaya ito tatapusin natin itong ating pagpapakain dito. At siya nga po pala, patuloy lang kayo sa aking ating channel sapagkat merong sa susunod po nating pag-upload o pag-vlog ay may tips po ako kung paano po maiwasang magkaroon ng amoy ang ating babuyan. Dahil sa ngayon po, ito po ay tested na sa akin at ito ay aking sariling version na ako na rin yung dumiskarte. At kaya ngayon sa oras na ito, kung papasok ka sa aking munting babuyan, wala kang maamoy. Wow! Ito yung ating bibigay na tips. At siyempre pa rin, tayo po ay magsa-shout out. Shout out po sa ating mga supporters, mga subscribers na patuloy na sumusuporta. So yung ating po mga isa-shout out ay ilan lang po ito sa ating mga subscribers. At itong yung mga iba, hindi ko po masabi ang kanilang mga pangalan. So by next vlog po, kasama po kayo. So, ito po si Maribit Perez. Bantay Dagat Motovlog. Brother King Challenger. RBG Titi. Thank you for your continuous watching. Ito po ay from India. So, kumusta po kayo dyan, mga ka-idol sa India. So, meron po tayong mga supportahin sa mula sa ibang bansa. Yan. Kay
The Magic Vlog at kay Papa On On. Yan. At Sin My Love TV. At yung ating isang masugid na patuloy na laging tumatangkilik, LMPG Vlog. So, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. At yung iba ay sa next vlog ko po. So, ngayon, tuloy lang po tayo sa ating ating pag-update ng ating si Charot na umanak kahapon na nagkaroon ng 5 biik. Yan. So, ito po ay schedule natin at ipoprogram natin. So, siguro mga kapigi, yung ating ibang mga gagawin doon kay Charot na pag-a-apply ng mga, let's say, vitamins, vaccine, mycoplasma, sa susunod po, natin gagawin yun. At inyong bantayan po, yung patuloy na pag-a-upload natin kay Charot. Yan. So ito po yung ating munting babuyan. So bagamat maikli lang po yung ating video, at dito naman po ay in-upload lang natin at in-update din lang natin po si Charot na umanak kahapon. Kaya mga kapigi, yan. At yung pong ating bagong version na ating gagawin, subaybayan lang po ninyo dito sa Mayor's Plan. Okay? Kapigi, yun nga po palang ating umanak kahapon na si Charot. Ito po ay first priority o first timer. So, hindi po tayo agad umaasa na siya ay magkakaroon ng maraming anak sapagkat siya ay bagito o una pa lang. Pero although na mayroong mga first timer o first priority na umaanak ng madami, so nagkataon po na ito ay 5 lang. So, pasalamat na rin tayo kay Lord at umanak siya ng wala pong naging problema. So, ang kinatatakutan po ay yung magkaroon ng mga mamapaid o yung mga umanak na mga apektado ng virus. So ito naman po ay kahit 5 lang ay normal po at walang problema. Yan. So kasi po dito sa backyard po malimit po akong maka-encounter kasi ako po yung umiikot. Ang nagiging mabigat na problema po ng ating mga backyard hog raiser ay yung pong pagkakaroon ng anak na mamapaid at mga bulok o nakukunan, lalong-lalo na ko ang mga first priority, yung ating pinupundar. So wala tayong makitang mga dahilan kung saan nag-umpisa ito yung mga ganong kaso. So share ko na rin po na ganun po yung mga mabigat na problema ngayon dito. Kaya thank you Lord, nagkaroon tayo ng biik na 5 mula kay Charot. Na yan po naman ay nagtaka rin yung aking may bahay na bakit ko raw ito inilagay sa farrowing pin. Ay gayon namang walang dyan. Ang sabi ko, first timer siya, okay lang na kambal. O okay lang na siya ay kaunti lang talaga yung magiging anak. Ay yun. Pagdating niya ng 3 months, lumaki yung tiyan ng bahagya, nagbigay ng magandang luka ng dede, at yun, hanggang sa siya ay umanak. So, umanak po siya ng 112. So, ang due date po niya ay 115, pero mas maaga. Yun. Kaya, ang kinabahan din po kami, na baka ako yung maagang pag-anak, ay magkaroon ng mga mortality. So thank you Lord. At maganda yung performance ng ating si Charot sa pag-anak. Wala siyang lagnat sa ngayon at masigla at kumakain. Pero mga ka-Charot, yung pong pagkain niya hindi po natin binibigyan ng madami kaagad. So i-program din natin na kaunti lang yung kain niya kumpara doon sa normal na pagkain niya.
Kaya ito, salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa akin at pagsubaybay. At doon sa mga nanonood, kung kayo po ay may mga gustong i-comment, click lang po the comment section at mag-comment po kayo. At kung kayo ay isa na sa mga magbababoy, yung comment nyo, ibahagi nyo rin po upang sa ganon ay lumawak pa yung ating kaalaman sa paghahayupan, lalong-lalo na sa pagbababuyan. So, ito yung ating pag-asa. Kaya sabi ko, habang may buhay, may pag-asa. Habang malakas ang katawan, kakayanin natin to. Kung ang pagsubok man sa atin ay napakabigat, walang problema sa ating Panginoong Diyos. Lagi po siyang nakasubaybay sa atin. Kaya mga ka-industriya, kababoy, happy farming sa bawat isa. Patuloy lang sa laban tayo. At magtiyaga. Bye-bye and God bless to everyone. Happy farming again!